aray, lakay at tilay, magmag na at katkatay. May sa abading agik iki at nagpamdiling pigis-pigis. Pa, wala pa ba kayong sahod? Wala pa na, malayo pa ang katapusan. Bakit baga? Kasi nga, pa, apat na saingan na lang yung bigas natin. Tapos yung kape, yung kinakape mo, apat na templahan na lang. Paubos na. Ganun ba? Itry ko mamaya bumalik kay boss kung makakabali ako. Ay, parang Berto! Dan ka muna din eh! Para makapagkape. San ka ba patungo? Sige lang, pre. Nagmamadali ako pa sa... Uy! Sunod na lang, ano, pre. Ano yung papakape mo? Wala na nga tayong kape. Paubos na yan. Sige, pre. Ingat! Ikaw naman, ma. Try ko lang naman. Alam ko naman hindi mahilig makipagkape si paring Berto. Hindi ni siya nagkakape. A few moments later. Ay, kumaring sunya! Magandang umaga! Saan ka baga galing? Are, galing ako dun sa tindahan ni Aling Kunsing. Umutang ako ng isang sardinas. Pangulam man lang ng mga bata. Eh, hindi naman kasi tayo natuloy sa ano, yaya ni Kumaring Suraida sa bahay nila. Eh, kahit papaano baga sana, nakapagbalot ako ng ulam na pangulam namin. Hayaan mo na lang si Kumaring Suraida. Kumuha ka na lang ng lalagyanan mo nang bigyan kita ng ano, ulam nyo ngayon. Ah, sige, Mari. Kuha ako ng lalagyan. Balik ako agad. Antayin mo ako, ah. Magmadali ako, Mari. Naku, yari ako nito. Sinubukan ko lang naman, eh. Tinutuoy yata. Kapal talaga ng mukha nitong babaeng tong kumari kong to. Akala ko ba mapaubos na yung pang-ulam natin? Tapos ipapamigay mo pa sa kumari mo? Eh pa, ginaya lang naman kita. Akala ko di kakagatin ni Kumaring Sonya ang alok ko. Kapal talaga ng mukha ng babaeng yan, mukhang patay buto. Kita ko yung itsura niya, yung mukha niya, yung excited niya nung sinabi ko nung kukuha ng ulam dito. Naku, ikaw talaga ma, sari-sari ka. Mare! Ito na yung lagayan ko ng ipamamimigay mo na ulam, Mare. Yan ang lalagyan mo, Mare? Oo, Mare. Ito yung lagayan ko. Grabe naman kalaki ang lagayan mo, Mare. Di mo naman sinabi na agahan, hapunan, gabihan at sunod na araw pa ang gusto mong hingin na ulam sa akin. Eh, Mare, di naman ako humingi ng ulam. Ikaw naman ang nag-alok niyan na kuha ako ng lagayan. Eh, pag di kita pagbigyan, baka magtampo ka pa, Mare. Siya, sige, sa'yo na lahat ito. Kakahiya sa'yo ang kapal ng mukha mo, patay gutom. Hehe, salamat, Mare. Ang bait mo talaga. Sige, kunin ko na lahat yan. Thank you, Mare. Ikaw na lang ang bahalang magluto ulit. Ipapadala ko na lang kay Fatima yung lagayan ulit mamaya, Mare. Salamat, Mare. Ang bait-bait mo talaga, Mare. A few moments later. Oh! Ano na naman sasabihin mo? Sasabihin mo na naman, aalis na naman ako. Pupunta ako kina paring Berto. Mag-inuman na naman ako doon hanggang magdamal. Tapos, ang bango-bango ko na naman. Pupunta ako doon, may pinupormahan na naman ako.
Tapos lakad ng lakad dyan, tingin ako ng tingin ng babaan ko. Iniispetan ko yung babae ko dyan. Ganun na naman sasabihin mo. Lasing na naman, puro ka na naman toma ng toma. Yun na naman sasabihin mo. Eh bakit ba ang gano'n mong sinasabi? Siguro totoo ang mga sinasabi mo kasi galing na mismo sa bunganga mo. Siguro totoo lahat ang sinasabi mo. Sirang ulo ka talaga. Sige, alis na ako. Subukan mo pa. Alis na nga ako. Sige pa, subukan mo, sabi ko. Sige na, alis na ako. Subukan mo pa, pa. Subukan mo pa na kunin itong susi ng sasakyan at motor. Sa mahal ng gasolina ngayon, magtiis ka na maglakad ng 10 kilometro na gumalagalak papunta kina kumparing Berto. Ikaw lang naman ang mahilig gumala, kaya magtiis ka na maglakad. Huwag na huwag mong subukan na gamitin ang sasakyan at ang motor sa mahal ng gasolina. Sige na, lakad na! Gumala ka na! Pag-uwi mo, ako naman ang samahan mo. Bibili tayo ng kalabaw para yun ang gamitin natin pag mamalengke tayo o may lakad tayo. Kasi ang mahal na ng gasolina. Wala pa maa, eh malaya sa ang katapusan. Bakit baga? Kasi nga pa, apat ng saingan na lang yung bigas natin. Tapos yung kape, yung kinakape mo, apat na templahan na lang. Paubos na. Ganun ba? Eh, itritry ko mamaya bumali kay boss. Makakabali ako. Dan ka muna din eh, para makapagkape. Saan ka ba patungo? Uy, anong ipapakape mo? Wala na nga tayong kape, paubos na yan. Sige pre, ingat! Ikaw naman ma, try ko lang naman. Alam ko naman hindi mahilig makipagkape si Paring Berto. Hindi na siya nagkakape, ikaw naman. Hoy, kumaring Sonya! Magandang umaga! San ka ba ka galing? Galing ako doon sa tindahan ni Aling Kunsing. Umutak ka sa isang sardinas. Pangulam man lang ng mga bata. Eh, hindi naman kasi tayo napuloy sa ano, yaya ni Kumaring Zoraida sa bahay nila. Eh, kahit pa paano baga sana, nakapagbalot ako ng ulam na pangulam namin. Eh, hayaan mo na lang si Kumaring Zoraida.
kumuha ka na lang ng lalagyanan mo, ng bigyan kita ng ano, ulam nyo ngayon. Ah, sige, Mari. Kuha ako ng lalagyan. Balik ako agad. Patayin mo ako, ah. Magmadali ako po, Mari. Naku, yari ako nito. Sinubukan ko lang naman. Tinutuo yata. Kapal talaga ng mukha nitong babaeng itong kumangakon ko. Akala ko ba mapaubos na yung pang-ulam natin? Tapos ipapamigay mo pa sa kumare mo. Ginaya lang naman kita. Akala ko di kakagatin ni kumaring Sonya ang alok ko. Kapal talaga ng mukha ng babae niya, mukhang patay dito. Kita ko yung isa niya, yung mukha niya, yung excited niya. Sinabi ko rin. Pamamimigay mo ng ulam, Mare. Yan ang lalagyan mo, Mare? Oo, Mare. Ito yung lagayan ko. Naman kalaki ang lagayan mo, Mare. Di mo naman sinabi na agahan, hapunan, gabihan at sunod na araw pa ang gusto mong hingin na ulam sa akin. Mare, di naman ako humingi ng ulam. Ikaw naman ang nag-alok niya na kuha ako ng lagayan. Pag di kita pagbigyan, baka magtampo ka pa, Mare. Siya, sige, sa'yo na lahat ito. Kakahiya sa'yo, ang kapal ng mukha mo, patay gutom. Salamat, Mare. Ang bait mo talaga. Sige, kunin ko na lahat yan. Thank you, Mare. Ikaw na lang ang bahalang magluto din. Ipapadala ko na lang kay Fatima yung lagayan ulit mamaya, Mare. Salamat, Mare. Ang bait-bait mo talaga, Mare. Ha, 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 ha